Ala, kawawa naman ang baby. Aww. Ala. Sit. So sit. Sit. Good girl. Hello guys. Hello. Today, share lang natin. Today, ano natin. Pupunta tayo sa vet. Meron siyang surgery. Hindi naman ano, wala naman nangyari. Ano siya, tawag doon? Isispay siya guys, ano matawag sa Tagalog? Ikakapon, ganyan. Kapon sa lalaki yun, di ba? Basta isispay siya. Sa babae kasi spay, and then sa lalaki ang tawag ay neuter. So isispay today si Lali, napag-decide na namin, ganyan. Nasaan na ba? Lali, where are you? Ayan, behave siya. Nakikita niyo ba? Ayan. So anyway, kasi dati, naisip, sabi ko, hindi magbibreed ako na ano, para maraming Frenchie sa bahay, ganyan. So ayun na nga, ayaw naming dagdagan si Lali, siya na lang ang aming baby. And you know what, kapag isa-spay pala yung aso guys, yung risk na magkaroon sila ng cancer is sobrang baba na lang. And kapag in-spay yung aso, mas magiging mahaba yung buhay nila. Kaya pala parang, sabi ko, bakit yung mga aso dito sa Amerika parang ang haba ng buhay? I don't know, siguro may iba ding factors, pero kumpara sa mga kilala ko or sa mga naging aso ko sa Pilipinas, yung mga aso nila dito ang haba ng buhay guys. Bakit ganun pala? Well, isang factor din siguro yun. Yeah, yun, gusto na lang namin din siya ispay para for the better, para din sa kanya. Ganun. Tsaka she's our baby. Lali, oh good girl, di ba? Behave yan. Hello Lali, let's go. Dito na tayo sa labas ng ano ba yun? Ganyan boses ko. Sobrang aga pa kasi guys. Ano pa yung singer? Lali, ano ba yun? Dito tayo sa labas ng Petco guys. Let's go. Hindi ko nadadalhin tong armor sa loob kasi late. Galingan mo dun, okay? Hello guys, ayan, na-drop ko na si Lali dito sa Petco. Mabilis lang daw yun eh, parang mga, ay asan na ba ako guys? Parang 1 hour or, parang yung ba sabi sa akin, parang 1 hour lang yata yung surgery. Ano sa ba? Aga pa kasi guys, 7:45 yung schedule namin dito. So yun, anyway, uwi muna ako mag-work muna. Hindi, dadagay sa Starbucks, I need coffee. Sabi ko sana, I need my caffeine. Matcha lang naman bibiling ko. May caffeine din naman yun. Naman, green. Let's go. Hello guys. Ayan. Ang tawag dito. So pinick up natin si... Ay, pinick up. Din-drop natin si Lali. Din-drop off natin si Lali kanina, di ba? Mga 7:45. And then, 9:30, tumawag sa akin. Kasi umuwi muna ako, syempre. Kasi nag-work from home ako, di ba? Tumawag sa akin yung vet. 9:30, so nasa recovery na daw si Lali. And then tinanong ako, pwede na siyang i-pick up by 10 or 10:30. Sabi ko, nasa meeting pa ako. Sabi ko, 10:30 na lang. So ngayon, papunta na tayo para pick upin ang aking baby. Pero dadaan muna ako mabilis sa Ace Hardware na on the way lang din. Kasi yung sprinkler na ginagamit ko sa lawn is parang may sumingit na insekto, tapos tinatry kong dukutin, wala, as in talaga nadudurog siya sa loob. So ending, hindi na siya nag hindi lumalabas yung tubig, ganun. Kaya let's go. Ay, nakikita niya yung sprinkler na ganyan, may ganyan din. Okay. Masabi ko, may ganyan din ako. So yung ang sinasabi ko, yung ano pa din, pulsating sprinkler, yung umiikot. Ayan, tara na, ang daming sinasabi. So ito na guys, ala, kawawa naman ang baby. Aww. Ala. Kasi guys, pinatulog siya. May hain-hay pa si Lali. Okay, let's go. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang napadpad dito sa channel na to, hello po sa inyo. Ako po si Vince, Filipino living the American dream at artistang Pinoy dito sa Amerika. Stop it!
Get some help. Joke lang. Ako kasi Vince Filipino, living the American dream, at gumagawa ko ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag nag-upload ako ng vlogs. So I upload my vlogs every Saturdays 12 to 1pm Manila time, except today kasi na-late ako. So yeah, pagka-edit nitong video na tayo, upload ko agad, most likely Saturday ng hapon or Sunday, I don't know. Basta, so yun, sorry naman. Sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Let's go! Says Channel, anong air freshener nyo? Okay, ito yung air freshener. So either itong not sponsored, itong Febreze Air, tas ang flavor. Ang flavor niya ay ang scent niya ay Linen and Sky. Ayan. Charan, meron ba nito sa Pinas? Let me know. Mag-distribute ako. Meron ba nito? I don't think may nito sa Pinas. Kung hindi ito, para iba-iba na may amoy. Itong mga, ang tawag dito, wallflower. Yung literally, sasaksak mo siya sa saksakan. Malamang sa may sasaksak. Tapos ito, nabibili sa Bath and Body Works. At sponsored again. Scent na yan. Ang scent ko for today ay, ano yan? Ano tawag doon? Mahogany. Mahogany tikwood. Yun yung tawag. So, okay. May ganun ba sa Pinas? Comment down below. Hindi ko alam eh. Miss Play 7224. First, thank you Sir Vince. Planning po ako mag-apply B1B2 visa to visit my aunt sa NY. Siya po mag-fund ng trip. Currently, I'm married po and have one baby and 6 months pa lang sa bagong work ko. Tingin mo po ba may chance? Ano ba? Walang period na tayo. Walang period. Wala kang hinga-hinga yung pag-ano. I'm planning po mag-apply B1B2 visa to visit my aunt sa New York. Siya po mag-fund ng trip. Currently, I'm married po and have one baby and 6 months pa lang sa bagong work ko. Tingin mo po ba may chance ako ma-approve? Salamat in advance. Ingat pala, sir. Actually, yung pag-approve ng US visa, isa yung parang malaking question mark sa ating lahat. Kasi ako, alam niyo naman, ako nanonood kayo ng vlogs ko even before, talagang na-deny na ako ng visa, di ba? Yung pangalawang try ko, doon ako na-approve. Tapos, ang dami rin nagme-message sa akin or yung mga nag-share sa comments na na-deny daw sila. Tapos, parang okay naman sila. Meron naman silang funds to fund the trip nga. Yan. Or tama, yun, meron silang fans, meron silang travel history, pero nag-deny pa rin sila. Iba-ibang, I don't know, kasi ang alam natin, bago tayo pumunta sa interview dun sa embassy, ano na yun, parang na background check ka na, so alam na nila yung mga red flags at mga itatanong sa'yo. So, syempre, ang pinaka first impression naman, tsaka nasa website naman yun eh, na makikita mo yung mga visa denials, yung mga most common reason. Yung burden of proof is nasa'yo, wala naman sa console. So, kapag in-interview ka, mas okay yata sabihin mo na lahat. So, yung assumption kasi is mag-TNT. Diba, ang dami kasing Pinoy, or hindi naman Pinoy. Pero mostly yata, I don't know, hindi ko alam yung bilang, pero kaya nililimit nila yung pag... Ay, hindi, actually wala namang limitation. Nasa website rin naman yun. Walang limitation yata yung pag-issue ng visa compared to immigrant visa. Ganyan, merong ano yun, merong limit. Pero kasi sa tourist visa, yung assumption is, parang mag-TNT ka. Kaya yung burden of proof na sa'yo talagang kailangan i-reason out mo. Parang ma-prove mo na kung bakit ka hindi mag-stay sa... Parang sa US ng ganun, ng a certain period of time. Yun. Parang wala ko energy, di ba guys? Parang, saksin nila muna. Hindi. Ano ba ba? Yun lang gusto ko explain actually. So, ang tanong niya is may chance ba siya na ma-approve? Wala, no, nobody knows. Pero, ay, yes, may chance ma-approve. Yes, kasi lahat naman tayo may chance ma-approve. Pero, nasa sayo na yun at nasa konsul na yun kung i-approve ka niya o hindi. Kasi minsan talaga, mapapatanong ka or yung mga iba kong kilala na na-deny din. Sabi nila, riding ready talaga ako. Na-prepare kami months ago pa talaga. Nag-ready sila for interview, ganyan, nag-memorize sila, may fans, may travel history and all that, pero na-deny pa rin, hindi natin alam. Tapos yung iba, meron tayong maririnig na na-approve sila, wala silang travel history, wala silang masyadong fans, na-approve sila. So, case-to-case basis, ang feeling natin lahat is parang bago ka pumasok doon sa embassy is na background check ka na nila, alam nila yung red flags kapag in-input nila yung pak-pak-pakay application form mo. So, dasal-dasal na lang. Parang yun talaga, di ba? So, yun. Ay, kaya pala may na yung boses ko. Feeling ko kasi naka-mic ako ngayon. So, naririnig nyo ako panigurado, di ba? Yun yun. Sana, good luck talaga. Good luck sa'yo. Sana ma-approve ka. Siyempre, yun naman yung dasal nating lahat, di ba? Sana ma-approve tayo. Ayan. Alam mo yung feeling kapag na-approve ka? Ay, para ka talagang nanalo sa loto. Naalala ko kasi nung una, na-deny ako yun. Yung na-deny ko, parang lumok na lumok. Oh, shit, yung pera, hindi na mababalik. Kasi hindi mo mahal yun, hindi mo biro yun. Yung, visa fee. Pero pag na-approve ka, para kang nanalo sa loto, yun talaga yun. Arnold Booker, kamusta kayo, bro? Lalo na yung may tornado, grabe yun.
Hopefully, y'all fine and safe as always. Oh, bro, napanood ko yung pregnant reveal nyo. That was cool. Style of revealing, wala talagang idea lahat. Diba, ganun. About sa Tesla, bro, parang... Ay, bago tayo pumunta doon. Okay, so about sa tornado, nung nag-tornado siren dito, bumaba kami sa basement. Ganun kasi yun, guys. Kapag tumunog yung sirena. Isang sirena. Oh my God! Wow! Siguro, tas si Glock 9. Hindi, kapag tumunog yung tornado siren, ang kailangan is bumaba ka sa lowest floor ng bahay. Kung wala kayong basement, basta sa lowest floor. Pero halos lahat ng mga bahay dito yung basement. So, punta kami sa basement and then away from the windows. Yan yan. Kasi delikado yung tornado. Baka gusto nyo gilip pa rin kayo sa kalangitan. Ayun yun. Pero after that, kasi nanonood kami ng balita, no? Sabi, wala na, ganyan. Okay, akit na ulit kami. Kasama namin si Lali sa basement. Tapos, parang advice is not to fully charge. Ay, about sa Tesla. Parang advice is not to fully charge like 100%. At least, put a room of 10 or 20% less. Mas matagal daw ang buhay ng battery. I don't know if it's true. Baka bilingan, makabilingan ng Tesla para masubukan yan. Ganyan. Ay, pagbibili ka, ano ba, guys? Arnold Booker at mga iba dyan pagbibili. Let me know, meron ako referral. Ganyan, meron ka ng bonus. Meron din akong bonus, di ba? Kapag bibili ko yung Tesla, let me know. Ang muna, yun lang naman gusto ko testingin kung totoo ba yung chismis. Stay safe, bro, and God bless. Ang sinabi, huwag kang masyadong mag to supercharge ng more than once a week. So, kami, bihira naman kami mag-supercharge kasi again, meron naman kaming charger dito sa bahay. So yun, kapag nag-supercharge ka, huwag mo yata, tas madalas, huwag mong isasagad ng 100% kasi mabilis nga yun eh. So, mag at least 80% lang kung madalas ka nga mag-supercharge. Pero kapag yung normal na charger ka lang, okay lang yung 100 mo. In my opinion, I mean, okay lang naman. Wala naman na kami nagiging problema sa Tesla so far. So, I guess we're doing it right. Enrique Lamparas, thank you Sir Vince for answer ng previous question ko. Pag may work visa na po ako, how many years po ako mag-work before adjustment of status? Like what, from working visa to green card? Let me know, I forget. So ano ba, pag working visa to green card holder, let me know. Sorry, go alam. Or syempre hindi naman from tourist to working visa kasi hindi pwede yun, di ba? So, I think from working to green card status. Yeah? Comment down below, Enrique. I don't know. Or comment, message me on Instagram. Richmond Padua, Idol Vince. Pa-shoutout sa next video. Paturo paano po masasaya embassy sa Pinas. Salamat, Idol. God bless. Richmond Padua, shoutout to you, bro! So, yan. Ano ka ba? Hindi ko alam. Ano ba? Panoorin mo yung mga previous vlogs ko. Ang dami kong tips. Kasi talaga, tips ko tsaka tips ng ibang mga na deny at na-approve sa next try nila. Ganyan. Kasi ako, sinabi ko talaga, ano yung part na what went wrong, ganyan, ano yung mga pwedeng, mga possible tanong. Actually, yung mga possible tanong, parang manggagaling talaga yun sa DS-160, which is yung finilautan mo online. Doon talaga manggagaling yun, so dapat alam mo. Pero I can give tips. Let me know kung gusto mo ng another video about tips. Kung ano yung experience, ganyan. Ano yung experience and tips sa pag-apply ng tourist visa? Gusto mo ba yun? Comment down below. Kasi paturo paano pumasa? Ay, hindi ko alam kasi na-deny nga din ako dati. Pero I can give tips. Ganyan, yung experience ko. Pwede tayo ulit gumawa ng video. Jimboy Alngog 4270. Watching from Florida, USA. Pero taga-Pinas ako, Surigao. Hello, hello sa mga kababayan natin dyan sa Florida, USA at sa mga taga-Surigao. Bruh! Jimboy, thanks for watching. Daniel Troy Medina, 9925. My family and I are moving to Chicago, Illinois, maybe this year or early months of next year. I'm an undergraduate student of dentistry. Uy, pa-dentist nga ako. ganun yung mga tito-tita sa Pilipinas. Eh. Kapag nalaman nilang nurse yung pamangkin nila, uy, pa-BP nga ako, ganyan. Or kapag alam nilang accountant yung, kunyari kapag accountant yung pamangkin nila, uy, paki-compute nga itong ganito. Ganun, calculator ba ako? I don't know lang po if I should continue my studies sa Illinois or mag-shift into different courses. May God bless you po always. God bless you to Daniel Troy Medina. Let me know pag pupunta ka na dito sa Chicago. You know what? This is just my two cents or this is just an unpopular opinion. Okay. Nasa sayo naman yan eh. Ano bang takbo ng takbo? Ano ba yung takbo ng ano mo? Kaya pag Tagalog. Walk free. Ano ba yung bugso ng damdamin mo?
Gusto, do you see yourself doing dentistry for the next 10 years? Or gusto mo maging, ano ba yun nandito? Or gusto mo mag-shift into different course like multimedia arts or accounting or any business course or any healthcare course na hindi dentistry? Or nakikita mo yung sarili mo dentistry? Pero in the fact na nakikita, parang napapaisip ka, kailangan isipin mo yan. What? Alam ko naman yung studies nandiyan siya palagi, pero syempre yung we don't wanna waste time. Tayo mga Pilipino, talagang gusto natin kumakayod lang tayo palagi, di ba? Pero syempre, we don't wanna waste time. Ganyan, ano ba yung nakikita mo sa sarili mo na gagawin mo for the next 5 to 10 years na you think na magsasucceed ka and you'll be happy financially and mentally and emotionally. Yan, di ba? So, yun yung iisipin mo palagi. So, yun. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung meron kang mga gustong gawin or makita sa next vlog, gustong puntahan, kainan, i-meet na person dito sa Chicago, yung mga ganyan, comment down below if you have any questions about Boy America. Comment down below if you haven't yet, please click the subscribe button at yung notification bell. Again, I upload my vlogs every Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. And don't forget to like, comment, and share this video. And if you want to connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace! And if you happen to be in Chicago, meron pala ko yung na-upload sa TikTok account ko at sa Instagram account ko. At kinocross-post ko siya sa Facebook. Yung mga things to do in Chicago, Chicago things to do, ganyan, mga restaurants, events. So yun, if you wanna visit Chicago, andun yun kasi content creator ako dito sa Chicago. So you might wanna check that out. Instagram, TikTok. Yes.